welcome back to my channel. So, ngayon po, tayo ay mag-discuss kung paano po ba ma-blurred ang ating videos using YouTube Studio. So, maraming nagtatanong bakit daw hindi nasa-save ang kanilang pag-edit ng kanilang YouTube video sa YouTube Studio kapag nag-blurred sila. So, ganito lang po yun. Napakasimple lang po. So, yan. Buksan po natin ang ating YouTube Studio sa Google and then punta po tayo sa ating channel video content. Ayan, i-click nyo lang po ang nandito po sa bandang left side using, kahit using ano lang po your mobile, magagawa nyo na po ito. Ayan, i-click nyo po yung sa bandang left side yung inyo pong channel content. Ayan. And then, click po kayo, pili kayo ng isang video na inyo pong i-blurred. Tatry nyo pong i-blurred. Payo ko lang po, no, i-private nyo muna yung video nyo bago nyo po siya i-blurred para po talagang ma-edit nyo ng maayos. So, yan. Pili lang po kayo. Click nyo po yung video ng gusto nyong i-blurred. So, yan po. Yan. So, yan na po. Pagkatapos po nyan, ay punta tayo sa editor. Click lang po. Lahat po yan nasa left side lang po. Nakalinya. And then, yan po, no. So, yan po. So, ang mahalaga pong alamin po dito is yung how long your video is, no? So, yan po. So, ang aking video ay estimated na nasa 5 minutes and 30 something minutes. Okay, yan. 5 minutes and yun nga po, nakalagay dyan. And then, so kapag biniblurred nyo po siya, huwag nyo pong isasakto dun sa, kumbaga, sa last po yan. Kasi yan po yung common mistakes na nangyayari. Sinasakto po natin yung time ng na ibablurred natin yung isang particular na part sa ating video. So, huwag nyo pong gagawin yun. So, ganito pong gagawin nyo. So, yan. Mag-add po tayo ng ating blurred part kung saan po natin gustong i-blurred. So, yan. Mag-add tayo. Click nyo po yung sa banda pangatlo po sa ibaba. Yan. Nakalagay po dyan. Customize po yung ano, yung blurred. So, yan. So, yun po. Ipipili ko po dito is yung fixed blur position. So, yan po, no? So, yan. Pwede rin po rectangle or oval or yung track object. Kung automatic na po na yung YouTube na mismo, yung editor na mismo yung maglalagay ng blur sa inyong video. So hindi po yun yung pinili ko. Ang akin po ay fixed blur position para po ating talagang ma-blur yung gusto natin ma-blur sa ating video. So, ang dito pong gagawin, no? So, ang haba po ng aking video is 5:36 seconds and meron pa po sobra yun. So, huwag nyo pong isasakto. Ang lagi nyong ilalagay sa dulo is 00 milliseconds. Yun po kasi yung common mistakes doon. Yan, na nagagawa ng mga editor na ginagawa sa YouTube Studio. Mali po yun. Always 00 milliseconds para po masave ang inyong pag-blur sa YouTube Studio. Ilang beses na rin po ako nagkamali niyan until may napanood ako sa isang video sa YouTube din kung paano ba talaga, napakadali lang po. So, simula po nang ginawa ko to is nasave po yung aking blur. So, yan, ganyan po. Minsan ganyan po ang aking ginagawa. Yan. Dahil try lang naman. So, yan. Pwede nyo naman po i-delete yan after kumuman. So, yan po. Ganyan lang po ginawa ko. So, i-click nyo lang po yung save. Ando po siya sa right side. So, yan po, no. So, pwede rin naman pong kung gusto nyo po ay track object, meron lang po kayong yung mga particular object na gustong ma-blur, pwede naman po i-click nyo yung track object. O kaya po yung oval naman po, para naman po dun sa ma-position nyo po yung especially po dun sa pag-blur ng mga faces sa inyong video, para po matakpan ng buo. Kasi minsan hindi po natatakpan talaga ni YouTube Studio yung ng editor yung pag-blur ng face. So, minsan po, kailangan nyo rin pong ayusin. So, yun po, no? So, yan po. Kung meron pa po kayong ibang katanungan, i-comment nyo lang po sa comment section below. So, yun po. Subukan natin tanungin, sagutin ang inyong mga katanungan. So, yun.
good luck po sa ating mga small YouTuber na nagsisimula pa lang, and keep uploading original content as much as possible. So yun po, huwag po basta-basta mag-delete ng video. Meron po YouTube studio na pwedeng tumulong sa ating mga suliranin. So yun po, thank you!